wanna do it again. I have to stop, but... Can't tell my mom, won't tell my dad. My best friend must not know. This is my story. Hot story. Can't tell them. But you can tell Kama. Tell Kama. Call her. Tell her. Talk to her. Tell her. Tell Kama your hot stories. Welcome to Hot Stories. Oras po natin, 12:22. Ayan. At ngayon, 12:23 na. Ang bilis naman. Isang minuto agad ang lumipas. Grabe naman. Ang bilis talaga ng takbo ng oras, no? Nako. Ang bilis din ng tibok ng puso mo sa kanya. Ay! Ano ni? Kumain ka na ba ng lunch ngayon? Ano bang ulam mo ngayon? Ay, nako, sa lahat ng mga masasarap ang ulam mo ngayon at ang daming ulam na nasa harapan nila. Hi sa'yo, mamigay ka naman. Ano mo na lang ako, isubo mo na lang ako dyan sa kinakain mo. Kasi nagkikrave ako ngayon pero pinipigilan ko eh. Hindi ako magla-lunch ngayon pero kakain ako ng Graham. Yun totoo. Eh di parang mas masahol pa sa lunch yun, di ba? Sa kanin. Kasi ang tamis. Pero sige na nga, i-exercise ko na lang tumamaya. Magbaboxing ako. Magbaboxing ako sa loob ng kwarto. Ng mga unan, ganun. Malakas doon makapayat ang boxing eh. So, kung tinatamad ka, sa loob ng kwarto ka nalang mag-boxing. O kaya ano, mag-aya ka mag-boxing sa ano mo. Jawa mo, mag-boxing kayo. Pag puro na lang kayo awa, idaan nyo na lang sa boxing. Diba? Para matapos na yan. Hampasa ng unan, ganon. Ay nako, mag-text ka na nga. 0936-948-0605. Yan po ang ating text line. Mag-text ka ng name, age, tagasaan at konting story. Yan ang buhay pag-ibig mo na komplikado, sikreto at kung anik-anik pa. May caller na daw agad. Ang bilis ha. Hello? Hello? Sigala po ba to? Ano yun? Oh my God! Hello? Kaka-text ko na. Kanina pa ako nag-text. Hello? Talaga ba? Anong pangalan mo? A po. A. A? Yes po. As ng in, Mandaluyong City. Oh, as in A, B, C. Ganon? A? Letter A? Hindi naman. Hindi naman. Grabe siya. A-E-Y. Oh. Ah, A-E-Y. Eh, taray ah. Kakaiba yung pangalan mo ha. A-E-Y. Oh, kumusta naman ang buhay-buhay natin, A? Okay lang po. Medyo sabi lagi sa love life. Ganun. Ilan taon ka na ba? 25. At 25? Anong work mo? Nagtatrabaho po ako sa isang airline company sa ibang bansa. Ay, tara. Na located dito sa ano Pilipinas. Wow, ganun. Social. wala kang love life? Laging may bigol, minamalas, gano'n. Ah, gano'n? Kailan ba yung last mo? Hindi official na last. Hindi official na last? Ba't wala ba kayong closure? Or hindi ka sure kung naging kayo? Ano? Hindi sa gano'n sa wala kaming closure. Ano lang? Pero parang hindi kami legally kami. Ah, parang ano? Ano to? Secret ano? Relationship? Oo. Bakit nyo sinikreto? Wala, naiiyak na ako. Aww, ba't ka naiiyak? Hindi kasi. Kawork ko siya actually. Okay. Sana walang nakikinig at nanonood ng life mo ngayon. Grabe ka naman. Kilala ako. Wala ka nang kawala kasi after nitong live, may replay to sa YouTube. Live na tayo mga pangga. I-like and share mo na to. Live tayo. Okay lang yan. Okay lang malaman nila lahat. Wait lang, ang tanong ko, totoong pangalan mo ba yung A? Kilala ako as A. Ah, okay. So alias A. O, di alam na yes. Nila. Sige. Sige, simulan mo na ang kwento. So, ayun. Bago pa lang po kasi ako sa work. Oh, siguro kakaisang taon ko lang. Uh-huh. And then, siya yung laging kasama ko. Siya yung una kong nakagaanan ko ng loob. Uh-huh. Tapos, siya din yung parang
laging nag-guide sa akin. Mm-mm. Regarding sa work, gano'n. Mm-mm. And then, parang naging close kami kasi na, nakakapag-open up ako sa kanya. Yung mga personal problem ko, family problem. Mm-mm. So, parang ang sarap niya kasing kausap at naging kaibigan kasi alam mo yung pag kinakausap mo siya, andun yung pag nag-a-advise siya, napaka-matured niya. Okay. And then hanggang sa nagkagaanak kami ng loob. Kaya ka na in love. Kaya ako na in love, kaya ako na-fall. Okay. And then, unang-unan, in denial pa ako kasi mm-hmm. parang sabi nga namin sa ba't isa, bawal nga maging kami kasi meron din siyang kinakasama. Ayun! Noong time na yon. So, in a relationship siya? In relationship siya, which okay. is complicated din sa part nila dalawa kasi mm-hmm. yung kinakasama niya may asawa din. Oh! Legally married din yung kinakasama niya. Oo, pero kahit na kung ano man ang status niya dun sa jowa niya, still, complicated man yan o hindi, still, hindi talaga kayo pwede kasi ano na siya, taken na siya. Kung baga, komplikado mm-hmm. na nga, tapos pag dumagdag ka pa, aba, tatlo na. Gulo-gulo na, gulo-gulo. Di ba? Ayun na nga. Totoo naman. So, ano nangyari so, nung na-fall ka? Nung na-fall ako, well, hindi ko sinabi agad sa kanya. Hinayaan ko lang yung feelings ko na siguro feeling ko, ano lang yan, parang parang mawawala din siguro kasi dahil inaalagaan niya ako masyado. Mm-hmm. Tsaka yung parang nagiging totoong kaibigan siya sa akin, which is kasi na-advisean niya ako ng maayos, ng matino. So parang, alam mo yun, doon ako talagang na-fall sa kanya. Pero feeling ko naman mawawala. Mm-mm. So, yung akala ko na yun, hindi naman pala totoo. Parang hindi naman siya agad-agad nawala. So, okay. Umamin una siya sa akin. Na? Nagusto ka rin niya? Gusto nga niya ako, kaya lang hindi pwede. Aww. So, so ako, nagda-doubt ako kung sasabihin ko sa kanya. Yung nararamdaman mo? Kasi, nung nag-usap kami, last time, sabi niya sa akin, single naman ako. Mm. Kung pagamatino naman yung background ko. Mm-hmm. Ayaw niya akong i-push na... Parang ayaw kanyang bigyan ng problema. Oo, kasi parang mm-hmm. iniisip niya madudungisan ka pa, di ba? Masasala, mm-hmm. masasali ka pa sa problema. Totoo. So, parang... ako, inintindi ko siya, pero sabi ko, paano yung nararamdaman ko? Masaya ako eh. Sabi niya, masaya hindi naman siya, pero, ayun nga, sabi niya, magulo pa yung buhay niya. May kinakasama pa siya. Yung kinakasama niya ayaw din bumitaw sa kanya kasi matagal na sila. So, ako, parang, I was left hanging. Kasi nag-design agad siya. To work after niya sabihin sa akin yun. Na gusto ka niya. Mm-hmm. So, everyday ako umiiyak. Hindi ako nakapasok ng maayos. Mm-hmm. Sa work kasi parang hindi ko alam kung ano yun, bakit parang iniwan niya lang ako. Agad yung man lang niya ako tinanong kung gusto ko siyang ipaglaban. Bakit mm-hmm. agad siya yung sumuko. Okay. Parang siya yung nag-decision para sa aming dalawa na, mm-hmm. Na parang tigilan na lang para mm-hmm. maayos pa rin yung future ko or maayos pa rin yung kung ano man yung buhay ko mm-hmm. bago siya dumating. Parang ganon. Well, kailangan niyang gawin yun. Masakit man sa part mo, pero kailangan niyang gawin yun eh. Kasi kung hindi siya mag-decide na lumayo, baka lumalim pa yung kung anong meron kayo. Diba? Ayun lang nga, DJ Kara. Ang lalim-lalim lang. May nangyari na ba sa inyo? Hmm? May nangyari na sa inyo? Sa'yo mo kasi malalim eh. Oh, naman. Aww. Aww. Kasi, hindi naman babae ako eh. Hindi ako papayag kung ano man, hindi ganito kalalim yung feelings ko kung wala. Kung wala lang siya. Mm-hmm. Diba? Alam mo yung sa edad ko, 25 years old na ako pa. Lahat na dumadating tao, lahat na dumadating lalaki sa akin, lagi na lang ako ganyan, nasasaktan, naluloko. Mm-hmm.
parang feeling ko, ano ba plano sa akin ni Lord? Bakit puro yung mga lalaki dumadating sa akin, either my girlfriend, may asawa, alam mo yan, parang, at my age, gusto ko na rin lang magkaroon ng seryosong boyfriend, seryosong, alam mo, magmamahal sa akin, na magpapakilala ko sa parents ko. Ganun. Okay, nakatulong ba? Nailabas mo na ba lahat ang iyong saloobin? Alam mo, oo eh. Alam mo, alam ko masakit yung nafe-feel mo. Kasi, oo nga, the moment na ang isang babae ay ibigay niya dun sa lalaking mahal na yung pagkababae niya, it means ganun na kalalim yung pagmamahal mo for him. Diba? Ngayon, talagang magagalit ka, magtatambo ka sa samaang loob mo kasi bigla siya nag-resign, hindi ka malaya tinanong. Pero, kung sa palagay niya yun yung best thing to do eh, baka maging blessing in disguise pa yung pag-alis niya na makatulong pala yun sa'yo. Kasi baka mamaya, pa nagpaalam pala siya sa'yo, baka lalong hindi kayo maghiwalay. Alam mo yun? Minsan kasi pa nagpapaalam pa, mas nahihirapang kumawala. Kaya baka mas ginusto niya na wag na magpaalam sa'yo, umalis na lang, kasi yun yung nararapat. Baka kasi manghina ka lang lalo pa nagpaalam siya, mas masakit pa. Baka hindi mo kayang tanggapin. Tapos ma-extend na naman kayo. Kaya feeling ko yun talaga yung that's the best thing to do, yung mawala na lang siya. Kasi wala ka rin naman magagawa eh. Siguro naging masakit lang yung ways niya. Pero kahit anong gawin natin, balibalik ta rin natin, nasa isang relasyon pa siya eh. Kaya hindi kanya pwedeng ipaglaban. At saka mali. Kahit sabihin mo na happy ka, hindi lahat ng happiness eh kailangan natin panindigan, lalo na kung may natatapakan tayong ibang tao. 'Di ba? Mas maganda magsimula ang happiness na kayo lang dalawa ang happy. 'Di ba? Hindi yung may happiness nga kayo dalawa sa relasyon nyo, pero nakakasira kayo ng relasyon. Hindi na natin i-issuehin dito kung yung karelasyon naman niya ay complicated kasi sila na yun eh, problema na nila yun. Pero ang mahalaga nito, ikaw, nakakasakit ka na hindi mo na alam. Baka hindi mo alam na nakakasakit ka. Imagine mo okay na lang kung na. Imagine mo na lang kung halimbawang ikaw yung nasa kalagayan ng girl, masakit 'di ba? Na yung partner mo may ibang ka, hindi ko alam kung may relasyon kayo na matatawag or what, may ibang ka something, 'di ba? Pag nalaman mo 'yun, masakit 'yun. So hindi siya ang tamang lalaki para sa iyo. Tsaka huwag mo isipin na sabi mo kasi 'di ba, alam mo bata ka pa, 25 ka. Oh, 25 ka pa lang, marami ka pa makikilalang lalaki. Kung nagkakataon man na lahat ng dumarating sa'yo, eh hindi single at may sabit, huwag ka mag-alala, hindi naman laging ganun. May bukas pa naman, may susunod na araw pa naman, may susunod na buwan pa naman. Ibig ko sabihin, marami pang pwedeng mangyari along the way. May mga makikilala ka pang tao, may mamimit ka pa. Diba? So huwag kang sumuko, darating din yung para sa'yo. Tsaka wala yun sa ano, sa edad. Ano ka ba? Yung iba nga dyan eh. Diba? Yung iba nga dyan eh. Sobrang tagal. Yung iba 45, nagkakalablay pa. Diba? Yung iba dyan 30, 35. Oh. Wala sa edad ayaw yun. Ayaw mo naman sa ganung edad. Grabe ka naman, DJ Kara. Yes, sabi ko lang naman. Pero, pero diba, malay mo naman, dumating din yan. At alam kong darating yan. Ipagdasal mo. Pagdasal mo dumating yan. Darating yan. Kasi mali ngayon eh. Hindi talaga natin pwedeng ipilit kapag mali. Hindi ka rin magiging happy. Sige, sabihin na natin gusto mong ituloy. O, itutuloy mo. Tapos ano, pag hindi mo siya mahanap, nasan ka? Sinong kasama mo? Anong oras ka uuwi? Mas masakit yun. Mas maganda yung ngayon palang natapos na kaysa pagdadaanan mo pa lahat nung ganung kabigat. Diba? Pagdadaanan mo pa yung insecurities. Kasi iisipin mo bakit mas kinukontak mo siya, bakit mas marami kang time sa kanya. Diba, mahirap kapag may kahati. Kahit sa pagkain, mahirap. Kasi hindi ka masyado mabubusog. Kasi kulang. At nawala si ate, tawagan ulit natin. Tawagan ulit natin si ate. Mukhang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman. Buti na lang naihingan niya. Oo, diba? Alam mo, pag naihingan mo na yun, mas nakakagaan eh. Sige, tawagan ulit natin si ate. Asan na si... Yan. Sige, boy cam, tawagan ulit natin. Kawawa naman si A. Alam niyo mahirap malagay sa ganyang sitwasyon na. No? Yung hindi mo sinasadyang ma-inlove ka. Pero kailangan mo talagang pigilan. Diba? Kailangan mo talagang umiwas muna kapag hindi pa tama ang pagkakataon. Ay, nako! Hello? Ayan. Hello?
Hello. Ayun, sorry na putol ah. So, ayun. Oo, bumalik ako sa live mo, DJ Kara. Bakit? Kasi naputo, sabi ko, wala na nangyari, okay. Hindi pa ako tapos. Ayun na nga. Sabihin pa ako sa iyo eh. Yun, sinasabi ko nga din, hindi ka magiging masaya kapag may kahati. Tandaan mo yan. Kahit sa pagkain, di ba, mabibitin ka lang. So, kung ako sa'yo, oh, humanap ka ng tamang lalaki para sa'yo, darating din yan. Ipagdasal mo para dumating na mas maaga. Diba? Salamat. Ano ba sasabihin mo pa? Wala, pano-pano ko nung kahit siya. Kasi kung ano, ito ko ang site, pero hindi ko alam paano bumili ng ticket. I-announce namin yan sa fanpage. Abangan mo lang sa mga posting namin sa Instagram, fanpage, yan, lahat ng mga details. Diba? Sige. Oo, para mawala na yung pagkaano mo, pagka-hurt mo. Diba? Maraming lalaki sa mundo. Ibibigay din yung tamang lalaki para sa'yo. Diba? Hindi tayo magiging completely happy sa maling tao. Maaring sa umpisa, nag-e-enjoy tayo kasi wow, takas, wow, para ang saya-saya. Pero along the way, hindi ka magiging completely happy kapag mali. Kasi pag naumpisahan ng mali, ang hirap. No? Mm-mm. Kaya mo yan, ano ka ba? Bata ka pa. Oo naman. Yes. Kayang-kaya yan. Oo. O sige, salamat sa pagtawag mo at sana nakahinga ka ng maluwag. Salamat. Salamat, TJ Kara. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Ay, nako. Sa umpisa, iiyak ka. Pero pagkatapos nun, ipapagpasalamat mo na hindi ka napunta sa maling tao. Diba? Gano'n naman yun eh. Sa umpisa, isipin na din, bakit gano'n? Dami ating tanong. Bakit di ko siya nakatuluyan? Bakit kasi gano'n? Bakit kasi hindi pwede? Pero sa takdang panahon, sa takdang panahon, ay darating din ang kasagutan sa mga tanong mo. Nako, may nag-comment to. DJ Kara, yung caller mo, si Miss A, familiar sa akin. Nako, eto na yung jowa. Eto na yung original jowa, patay tayo dyan. Aha. Oh, ito may caller pa ulit tayo. Akalain mo yun. Sige. Ay, nako. Napaka-hot na mga topic natin ngayon. Mainit na mainit. Ngayon pa ng halian. Hello po. Hi, hello po. Papatay lang po ng radyo at ng live. Nag-feedback at nag-echo. Sorry. Sige. Super echo lang po ah. Hello po. Okay na po? Yes, my name is ma'am. Hi, ano pangalan mo? Hello? William po. Ano ho? Ano po? William po. William! Yes. Nasaan ka ngayon? Dito po ako sa Mandaluyong ma'am. Ang daming taga-Mandaluyong na caller natin ha. In fairness, asa bahay ka ba or asa work? Avid listener po ako ninyo, ma'am. Wow, uy, salamat ha. Nasa work ka ba ngayon? Opo. Ah, okay. Anong work mo? Driver po. Ah, okay. Nag-drive ka ba o nakatigil ka? Naka-parking po, ma'am. Okay, buti naman. O sige. Ano may ipaglilingkod ko sa'yo? Po? Ano may ipaglilingkod ko? Wala naman ma'am, narinig ko lang po yung cooler mo, si Miss A, familiar po yan sa akin ma'am. Nako! Bakit familiar? Feeling mo kilala mo to? Po? Feeling mo kilala mo siya? Feeling ko lang po, pero yung voice niya ma'am, so parang familiar lang po sa akin yung voice. Oo, pero sana pala, hindi ko siya kilala. Sana pala tawagan, single ka ba? Po? Single ka? Ma'am? Single ka? Nagkakabingihan na po tayo. Kuya, single ka ba? Hello? Hello po. Single ka ba? Hello? Wala na siya. Hello? Kuya? Hindi na po tayo naririnig ni William. Kuya William. Yes, ma'am.
Ba't nawawala ka? Tawagan natin hindi si A. Hindi na nga po. Hindi ko po maintindihan eh. Hanap ka ng signal sa cellphone mo yan. Tatawagan natin hindi si... Hindi na nga po ang signal lang. Oo, sige. Hanap ka na. Labas ka kaya? Para may signal. Saan ba pupunta ko kami tayo ng signal? Sa may labasan. Tatawagan natin si A. Papakausap natin siya sa'yo. Ha? Okay lang? Sige. Sige, wag mo mabababa ah. Sige, pag-uusapin ko kayo. Wait lang. Oo, yan. Single ka ba? Naku, wala na siya. Hindi niya na nasagot yung tanong. Tignan natin. Kasi baka sila nang tinadhana agad-agad, no? Real quick. Hello? Hello, A. Yes? May gustong kumausap sa'yo. Wait lang, kasi nabobosesan ka daw niya. Eto si William. Wait ah, wait. Sige, i-connect na natin tong dalawang to. Ano po pangalan? William. Wala akong kilalang William. Ah, sabi niya kasi familiar daw sa kanya yung boses mo. So sabi ko sa kanya, sige, kausapin natin si ano, si A. Hello, ayan na, William. Yes po. Et, patayin mo muna yung radyo tsaka yung live. Pakipatay lang po ng radyo at live, kanino yun? Okay, sige. Okay, oh, na, ma'am. Okay. A, ito si William. William, ito si A. Hi. Hello po. Hello. Oh, magkamustahan kayo. William, ito... Ka, oh, ano, ano? Live po ba ito? Yes. William. Po. Ilan taon ka na? 30 po, 30. 30. Si A, 25. Yes. Single ka ba? Hello? Ano po? Bakit nabibingi ka kapag tinatanong kung single ka ba? Ibutan mami. Ibutan. Oh, sige, isa-isayin ko ha. Single ka ba? Ano po? Tinan mo. Single ka ba? Single, single. Hindi naririnig, no, pag sinasabing single. Hindi ko narinig, ma'am. Oo nga, eh, choppy, no? Okay, may asawa ka na? Hindi rin lalo narinig. Sige, William, bye-bye. Okay. Oh, diba, okay? Wow! Sige, bye-bye na. Hindi ikaw ang tamang lalaki para kay A. Hello? Sige. Sige. Hello? O sige, eh, salamat ah. Tinry ko lang, baka kasi uubra na, pero sige. Hanapin ulit natin yung para sa'yo. Baka hindi pa ngayon. Sige. Salamat sa inyong dalawa. Okay. Salamat. Salamat, bye-bye. Yan. Wala ka, William. Ito na sanang pagkakataon mo. Di ba? Sinayang mo. Nabingi kapag usapang ano eh, no? Kapag usapang single ka, wala kanina nabibingi. Yung totoo, ha? Oo. Nakakaloka. May nagaganap doon na karetuhan sa programang Hot Stories. Siyempre, tutulungan natin ang mga pusong sawi. Uy, marami na naka-move on dito, ha? In fairness. At minsan, hindi na lalaki na kailangan ng love life. Oo. Minsan naman, para maging masaya tayo, hindi naman kailangan lagi may love life. Kasi minsan naman, kapag may love life ka, sakit sa ulo, di ba? Di ba? Oh, kaya yung iba naman nagre-reklamo, ano ba yan? Gusto kong maging single kasi masakit to sa ulo. Minsan naman yung mga single, alam, gusto kong magka-jowa. Ano ba talaga? Siguro appreciate nyo na lang kung anong meron kayo ngayon. Di ba? Appreciate nyo na lang yon, kasi hindi nyo alam kung anong pwede nyo ano, danasin. Ganun! O, akalain mo yon. Ay, kadalawang caller na tayo ngayon. O, ito, basahin muna natin to. Hi, Marife de la Cruz. Wala po akong hot stories pero may hot happy pill po ako. Kayo po yun ni PPJ. Salamat po. Naway mabasa niyo po ang message ko. Alright, nabasa ko na. Dahil dyan, eto na, wag na natin patagalin pa. Kasama na natin si Lindsay. Hello. Hello. Hi, how are you? Hello, ma'am. Kamusta po kayo, ma'am? Okay naman. Hello, good afternoon, everyone. I'm so happy to be here.
Mm-hmm. Yes, like, oh my gosh, this is a dream come true. Oh, so do you have any shows or events? Yeah, I'd like to invite you guys this coming May 2. It's the... Charing. Hoy, kamusta ka, friend? Okay naman ako. Oh, yeah, kakatapos na namin ang aming photo shoot sa Nakita ko. Yes. Na-excite ako makita yung iba pang photos. Sa totoo talaga lang. Ba? Oh, yun lang. Oo. Saka yung mga pasabog ninyo sa araw na yun. Oo nga. Yeah. Mga pasabog dyan. Mm-mm. Ano ba ipapasabog ninyo? Ano ba ang dapat naming asahan sa mga darating na araw? Asahan nyo sa mga darating na araw na magiging busy na kami sa mga rehearsals. Ay, asusya. Kung anik-anik. Lakas maka-artista nyo mga gagawin ninyo. Oo nga. Oo. So, abangan nyo yan, ha? So, paano ka nagpe-prepare? Nagpa-prepare ako sa pamamagitan ng pagdadiet na wala ng rice. Oy, nice. Oo. Kaya lang ito si Ate Crystal eh. Nagdala ng Grahams. Oh, di yun. Di, last na to. Last na. Uh-oh. Kaya nga eh. Favorite ko pa naman yung Grahams. Oh, sarap. Ang hirap tanggihan, di ba? Di ba gumagawa ka nun? Oo, pero iba kasi yung sa akin eh. Crushed Grahams. Crushed Grahams. Pareho din yun. Iba. No. Hindi, ganun din yung lasa. Masarap yung akin. Ay, gano'n. Ay, teka ka. Oo. Mas masarap yung akin, pero yung itsura, medyo i-judge mo lang. Ay, ganyan. I-judge mo yung itsura kasi parang gulo-gulo siya. Oo. Pero minsan kasi huwag tayo mag-judge yung itsura. Looks can be deceiving daw. Kanya, don't judge the book by its cover. At saka hindi ko naman ginusto mag-swimming yun kasi inayos ko talaga yun bago kailagi sa rin. So, nag-swimming yung mga Graham dun siya? Nagpatong-patong. Di ba crema de fruta ang tawag dyan? O iba yun? Iba pa yun. Graham cake. Oo, iba pa yon yung krema. Parang, saan ba gawa yung krema? Krema, di siya cream. Krema ka. Oo, sabagay. Oo nga naman. Krema de fruta. Ito yata yung ano, yung malambot, imbis na Graham, di ba? Malambot. Oo, yung parang cake, ganun? Oo, cake siya. Chiffon yung ginagamit doon. Chiffon. Oo, yun. So, shawl ko dyan sa part na yan. Yes. Oo, di, chiffon. So, ikaw ba gumagawa ka din ng Grahams? Hindi masyado, friend. Ay, anong mahilig mong gawin na ano, na dessert or luto, ganyan? Wala. Ay, hindi umiiwas ako sa ano eh, matamis eh, alam mo naman. May lahi kaming diabetes, non-diabetic. Ah, talaga? Yes, kaya, tsaka high blood pressure. Oo. Yan. So, proud ako na sa aming tatlong magkakapatid, ako yung walang iniinom na keme-keme. Ah, so inaalagaan mo talaga ang health mo. Oo, alam mo naman yan. Hindi naman yan, wonder... Isang wonder question mark. Oo. Sa atin dito sa station, 'di ba? Ako naman may lahi din kaming ano sa diabetes din. At saka ano din, 'di ba? At saka heart failure meron kayo, 'di ba? Hindi, wala. Wala naman. Wala naman. So nag-iimbento lang ako. Ba't kita binibigyan ng sakit? Ako may heart failure. Oh, you wanna talk about it, friend? No. Heart failure? Charot failure lang. Na ba talaga? Baka naman ano, unrest lang. Baka nga. Cardiac arrest. Kaya nga eh. Ay. Magandang title yun ha. Hindi, ayoko pala. Pangit pakinggan. I'm so sorry. Pero hello pa sa lahat po ng mga panggapoy natin, no, friend? Mm-hmm. Kara na mga may iniinom ng maintenance medicines. Oo ganyan. Nga. Pero huwag niyo po kalimutan na kumain muna, ha? Kain muna bago po uminom ng maintenance medicines. Because, yan, para hindi maging ano... 'di ba? Harmful sa inyong health. Truth. Kasi may mga gamot na kailangan iinuman mo, ay kainan muna ng something bago mo inumin. Actually, lahat naman ng gamot dapat kumain ka muna bago ka uminom para mas safe, 'di ba? Sa tiyan. Mm-hmm. 'Yon. Para sa akin lang naman. Well, tama naman 'yan. 'Di ba? Ikaw ano yung gamot na madalas mong ano, nire-reach kapag may hindi magandang pakiramdam? Anong gamot? Oo. Yung gamot sa migraine. Ano yung gamot mo sa migraine? Kasi ano yun? Mefenamic. Mefenamic. Oo, okay. Malakas, mefenamic. Oo. Ilang milligrams? 500. Uy, pareho tayo. Oo. Ano ba dapat? Yan ba talaga dapat? Depende sa pagiging extreme ng pain. Doc Lawrence? Tinawag si Doc Lawrence. Doc! Ano ba? Mga doktor na po kami. Oo. Emergency doc! Ano meron? Di alam ko, hindi kasi pag dysmenorrhea kasi ako yung tipo ng babae. Ewan ko kung ikaw ganito ka. Hinihimatay ako eh kapag sobrang sakit nung... Ay, ganyan ako dati, before. Di, oh, dati oo, nga. Yung tipong hindi, magkukulong ka sa loob ng CR tapos di mo na hindi alam kung... Hindi makalabas. Hindi mo na alam kung anong pwesto mo kasi nanlalata ka, nanginginig ka. Oo, ganyan. Namumutla ka, ganong level. Ay, totoo ka dyan. Tapos ang nangyayari, hindi ka na makakalabas kasi wala na, hinimatay ka na, hindi pa alam ng mga kasama mo sa bahay. Oo, ganyan ako. Tsaka kaya dati, umaabsent talaga ako kapag may dysmenorrhea kasi ibang level yung sakit, di mo talaga kakayanin. Ganyan din ako. Oo, ibang may moment klase. Na ganun. Oo, no? Ewan ko. Ang swerte nga ng mga babae na nakakapag kung ano-ano pang ginagawa kapag meron sila. Oo. Diba? Well,
iba-iba kasi ang effect sa ating kababaihan. Oo. May mga taong walang dysmenorrhea, no? Oo. Ba't may ganun? Correct. Kaya nga yung ano, may isang line before na have a happy period. Ah. Wow. O di okay, happy period. Medyo mahirap yan for me, ganyan. Oo, kasi hindi ko talaga, alam mo may time na sobrang hinimatay ako at hindi alam ng kasama ko kung anong gagawin sa akin. Mm-hmm. Yung tipong para akong kinidnap na bata na nilagay mm-hmm. lang ako sa loob ng sasakyan tapos inuwi na ako sa bahay namin. Hindi niya kasi alam ko anong gagawin. Oo. Hindi niya alam kung paano ko sasaklolohan. So until now, ganun ka pa rin? Ganun pa rin ako. Ah, ako naman hindi na lately, hindi na ako masyadong ganun. Sabi nila nagbabago daw yung galaw, yung PM kapag nagka-baby na. Ayun nga, oo, totoo. Uh-oh. Mula noon, hindi na ako nahihirapan. Mm-mm. E, paano yung baby ko umalis na? Oh. Ay, niyaman na niya ako. Tsaring. Yan. So, kamusta naman? Ay, nako. So, ayun na nga. Uh-oh. Usapang period po ito, no? Yan ang mga hanas natin sa buhay. Ang swerte nyo kapag babae kayo, tapos hindi kayo nakakaramdam ng kahit anong sakit kapag magkakaroon kayo. Oo, diba? Napakaswerte nyo. So, congratulations. Congrats. Grabe. Wonder Woman kayo. Samantalang kami, lahat-lahat na ng PMS, di ba? May pimples, bloated, pakiramdam mo, mataba ka, tapos sama ng ugali mo pag magkakaroon ka. Tsaka hindi kami nang joke lang, ha? Ay, ako naman, totoo yan, yung nagiging emotional ka. Lagi akong ambigat, naiiyak, na sensitive. Oo. Sinasabi, umaarte lang daw. Hindi yung totoo. Hindi, kasi nagbabago yung hormones, kaya kayo mga lalaki, huwag kayong judgmental. Okay, oo, lalo na yung mga, may mga babae din kasi, naku, umaarte ka lang, porket meron, ganyan oo. Dapat. Hindi, naku, ang swerte nyo kung hindi kayo nakakaramdam, pero kasi kami, ramdam na ramdam namin yung pagkababae oo. Namin. Totoo yun, kasi kasama oo. Talaga yung sa pagkababae na yung pag ganun, yung nagkakaroon, nag-iiba talaga yung psyche, yung ano, yung hormones mo. Oo, oo. Hormonal imbalance. Yes, hormonal imbalance. Nakakaloka. So, yun. So, ang mga babae po, bilang ang dami-dami na namin nararamdaman na sakit bago magkaroon at during at saka after, please naman, the only time na pwede nyo kami saktan ay sa tuwing kinakagat nyo ang labi namin. Charot. I'm grabe so sorry. Hindi, kapag kinikiss, di ba? Nagulat ako na lang. Dapat sa ganung paraan lang kami nasasaktan. Oo nga, tama. I'm so sorry. Oy, mag-move on ka. Nawala lang. Nawala ka sa sarili. Oh. Oh, sige na. Oh, diba? At dahil dyan. Diba? Oo nga. Kasi, nanganganak. Pag nanganak, masakit na nga. Oo. Pag nagkaroon, masakit. So, sasaktan nyo pa kami? Nang bonggang-bongga? Ano na? Mag-agree ka naman dyan, girl. Oh, may naisip kasi ako. Kaya na naisip mo. Maging ano ka dito, maging transparent ka dito. Pwede, sino ba sa mga listeners natin yung nakagat na yung labi? Hala, hindi ko alam. At yung nangangagat ng labi. May mga ganyan kasi nangangagat ng listener, labi. Listener, nangangagat ng labi. Paano mo nalaman? Ikaw yung kinagat? Hindi ko kasi matanong sa'yo, nahiya ako. So yung listener na. Si ba yung na-experience mo na ba yun? Yung gusto ko itanong, na-experience mo na ba yung nakagat yung labi? Kaya ako natatawa. Ah, oo. Ba't may tanong sa akin? Pwede naman. Oh, sige. Wala, na-imagine ko lang yon. Ah, yun naman pala. Out of imagination lang ang mga bagay-bagay. Oo. Kasi may ibang ganyan nangagat ng labi. Mm-mm. Talaga ba? May kilala ka mang ganyan? Wala akong kilalang ganun. Ah, wala. Oo. Yun lang yung paraan. Ba't sa ganung paraan lang kami nasasaktan? Hindi yung pati yung puso namin sinasaktan ninyo. Tama, wag na nga kayong ganyan. Sumusobra na kayo. Pinahal na nga kayo. Pinigay na namin lahat-lahat sa inyo. Tapos, sasaktan nyo pa kami. Ay, sumbong namin kayo kay mommy. Noy! Oh my God! Oh my God, Noy! I understand naman. Para tayong kambing? Yame! Ay, naku, nababaliw na naman po kami. Anyways, 5 minutes na lang, alauna na. Oh, diba? So, salamat sa mga sumama sa amin ngayon. Nakapag-tsakahan, check-tsakahan ko. Ano? Oy, bakit ka nabubulol? Bakit ka nabubulol? Hindi, nakapag-tsakahan tuloy. Nakapag-tsikahan sa amin mula kanina. May bukas pa naman, so kung nabitin ka, bukas ulit, magbabalik naman ako. But for now, eto na po si Lindsay. Yes, lihim ng liham, 1 to 4 p.m. Kasama si Lindsay. Yes, paalam na po mga kapangga, we are number 106.7. Hindi ka mapakali. Bakit hindi ka mapakali, boy? Wala ko naman. We are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago. Pero kahit ano pa.